Baha, landslide at malalakas na alon ang dinala ng bagyong Senyang sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Kaya ang maraming residente mukhang sa evacuation center na po sasalubungin ang bagong taon. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Halos kalahati na ng truck na ito ang lubog sa tubig sa lalim ng baha sa isang barangay sa Taguloan, Misamis Oriental. Dalayan ng bagyong Senyang na nagbuhos ng malakas na ulan sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Isinailalim ng Misamis Oriental sa state of calamity dahil sa bagyo. Maraming residente ang kinailangang ilikas matapos pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Isang lalaki sa Taguloan ang namatay dahil sa pagkalunod. Nasira rin ang ilang tulay, gaya ng Mambayaan Bridge sa Balingasag, Misamis Oriental. Hindi madaanan ng tulay dahil bumigay ang gitnang bahagi nito. Ito pa naman ang daanan ng mga sasakyang Pabutuan City. Naranasan din ang bagsik ng bagyo sa Cagayan de Oro City, kung saan mahigit 11,000 residente ang apektado. Isa pang napuruhan ng bagyo ang bayan ng Sibonga sa Cebu. Naglandfall doon ang bagyo kaninang madaling araw. Sa lakas ng agos ng baha, naputol ang tulay roon. Kaya kinailangan pa rin umikot ang mga motorista sa ibang lugar para makarating sa Southern Cebu. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na tutulungan ang mga residente. Sa Romblon, malalakas na alon ang humampas sa mga pantalan kaya maraming pasahero ang stranded. Sa Bohol naman, idiniklara na rin ang state of calamity. Nasa 3,500 pamilya ang apektado ng baha sa Lubok. Baha rin ang dinala ng bagyong Senyang sa Ormoc City at iba pang bahagi ng Leyte. Dahil dyan, lumubog ang ilang bahay at palayan. May mga kalsada ring hindi matawiran dahil sa taas ng tubig. Trahedya naman ang sinapit na ilang residente sa Baybay City. Patay ang isang ginang matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay. Nakaligtas ang kanyang kinakasama pero nagtamo ng sugat. Apat na magkakaanak naman ang namatay sa landslide sa bayan naman ng Mahaplag. Sandra Aguinaldo, GMA News.